balik tayo dun sa experience natin sa radyo. Pinangarap niyo pala lahat yan. Doon ko nalaman, on the way dun sa stasyon, kinuwento ni Rems na nag-apply din pala talaga siyang radio DJ. Mga months bago mag-Funny One, ano nga ba yung radio station sa ABS? Love Bell? MOR. MOR. Yung binigyan ako ng tip ni Alex noon. Ray, gusto mo may audition ng DJ dito ah. Nag-audition din pala ako noon isang araw. Naging one day DJ ako noon. Ang pangalan ko, DJ Bogsa. DJ Bogsa. Kaya one day ka lang doon. Oh. Kasi tinutuo mo yung pangalan na eh. Nung nag-start ako magtrabaho 2008, nahilig ako makinig ng radyo, lalo-lalo na talk radio. Anong talk radio? Good Times with Mo sa umaga. Kasi yun din yung ano ko, biyahe ko eh. Tapos pag pa-uwi, boys, night out. Tapos, conversation. Oo. Pag galing naman ako sa gig, pag midnight na, Papa Jack. Pinakinggan ko si Papa Jack kasi nga talk radio din. Payo naman yun. Oo. Ang galing nila mag-interview, no? Yung kung paano nila nabubuksan yung kwento ng isang tao na hindi siya pinipilit na ilabas yung kwento niya. Yung natural. Kasi ang galing nila makipag-usap yun. Parang nakikipag-telebabad lang sila sa ano, sa isang caller, di ba? Doon ako bilib na bilib sa mga DJ. Ikaw, saan ka nag-apply? Love Radio tsaka Yes FM. Love Radio. Love Radio. Totot. Ining sila mo. Totot. Meron din akong script. Ako na rin gumawa nun, may mga jokes in between. Paano? Tapos, syempre, di ba yung mga pangalan sa mga... Anong pangalan mo, DJ? Nag-imbento ako si Martin. Martin Dero! Martin Dero! Yung mga pangalan din kasi sa ano eh, di ba? Kailangan mo sabayin yung... Anong boses ni Martin Dero? Ala, bale, bale, bale! Magandang umaga, mga pangga! Hello! This is Martin! Martin Dero! Martin ding gagawa na naman to! Kailangan ko pang gumawa ng sariling tawa. May tawa ka? Yan ba yung tawa? So yung lap track mo, ikaw din gagawa? Oo, ako din. Tapos ano, may mga bitbuto. Inedit ko na lang yung pinasak ko. Tapos, merong ano naman? Wala. Wala? Wala. Hindi ako natanggap. Pero, ayun na, ikaw, nasubukan mo ba yan? Radio drama. Ha? Huh? Nakwento mo na ba yan? Di parang di pa. Nung tatambay kami dun sa bahay nila, Jacob, tumatanggap siya ng mga trabaho ng mga college student na project nila. Kaya pala magaling ka sa MMK. Oo. Hindi, parang ano lang yun. Parang na-testing lang. Unang karakter na ginawa mo? Picano. Ano siya? Pagkain siya eh. Ang pinortray mo, Picano? Para siyang duelo ng ano, pagkain. Ng dalawang cowboy na mapupunta sa kanya yung tagos. Parang ganoon. Basta may mga barrel, may nagawa namin yung dati, pero yun lang yung nagawa ko na ano, na pang radio. Pero gusto ko din maging DJ kasi yun nga eh, parang idol mo sila, yung sila ano, DJ Logan, di ba? Naririnig mo yan dati. King DJ King Logan. King DJ Logan. Yung mga... Triggerman, di ba? Triggerman. Oh, yan. Joe DiMaggio. Yan, oh yeah, mga si ganyan. Hillbilly Willie, yun. Sobrang luma na. Tsaka si ano pa yun, sino yun? Johnny Midnight. Johnny Midnight. Sinisante yun eh, si Johnny Midnight. Bakit? Dahil pang umaga show niya. Alam mo, Johnny, pang umaga show mo, hindi na nag-work, no? Pinahintong show. Si Tom-Tom Maga. Si Tom-Tom Maga. Meron pa kasi siyang pakulo dati na itapat mo yung baso mo sa harap ng speaker. Magkaka-powers yung tubig nandun sa baso. Sinubuan mo? Hindi, bata pa ako nun. Tapos malita ko may nagpakamatay pagkatapos makinig sa kanya eh. Oh? As in, immediately. Tapos, ayun, na unti-unti lang nawala yung show. Ganun pala kagabi yun. Mind yung mga pangalan ng mga DJ. Johnny Meagher. Triggerman. Hindi. Martin Dero. Martin Dero. No? Kasi inaano ko yung mga Lala Bandera. Yung Nicole Ayala. Kung magpapangalanan mo si James, ano magandang pangalan ni James na DJ? James Winegram. Maganda naman, James Winegram. James Winegram. On Love Radio. Ang sarap ko number one. Tsaka ano, naalala ko kasi sa kanila, lumakas ang loob ko na, ay kahit pala hindi maganda boses, pwede kang magsalita sa radyo. Sinasabi mo hindi maganda yung boses nila. Kasi yung kay Nicole Ayala, kaya niyang i-modulate, may modulate siya, pero yung natural na ano niya, yung talak-talak, na ipasok pa rin sa radyo. So parang ako, yung naging mindset ko bigla, ay pwede palang hindi modulated ang boses sa radyo, pwede natural, di ba? Tsaka mas importante na rin yung content,
yung entertaining ka. Mas natural kasi pag kuwari nag-uusap tayo na ganito, tas parang kasama sila, hindi yung parang makinig ka lang. Kasi pag gumano ka, well, ladies and gentlemen, pag gumano ka na, parang makinig ka lang sa akin. Oo. Pero pag nag-uusap tayo ng ganito, parang, uy, kasama ka sa usapan. Tama ka. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the POG Network Entertainment. Ha? Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com.